Okay, good morning sa ating pong devotion ngayong umaga. Tayo po ay mag-aaral tungkol sa the three major impact of being saved. The three major impact of being saved. Alam niyo po kasi talagang ang salita ng Diyos ay makapangyarihan ito eh. Gaya ng sinabi sa Hebrews chapter 4, verse 12. Na sabi dyan, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." So the three major impact of being saved, or the instruments or elements of God's for us to be useful, for us to become effective in our Christian life. So let us take note first the Word of God, then the will of God, and thirdly, the work of God. You know, maybe you are so familiar with this three aspects, three major reasons on how we can impact our community, our family, even nations by this available instruments in our life today. The Word of God, the will of God, and the work of God. So we understand that the Bible is the only way we can know God perfectly. It is the instrument of the Holy Spirit wherein He will transform our lives into Christ. Kaya nga alam ninyo, the Word of God, as He said, is powerful. It is powerful. It renewed our mind. As the Bible that He said in verse 2 and 3, of chapter 12 of Romans, "Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. For I say, through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith." So if we take the Word of God literally and seriously, then it will transform the very minds we have. Kaya nga alam nyo, nung minsan na naituro ni Doc Jess yung pagkakaiba ni King David at ni King Saul. Si King Saul, masyadong mataas ang isip niya. Gawa ng marahil siguro, feeling niya gwapo siya. Matangkad at may kapangyarihan bilang hari, na-admire siya ng maraming tao. At yun ang nag-pop up sa kanyang kaisipan. That leads him to his distractions. Kaya nga, yung bilin dyan ni Apostle Paul, as he said, "For I say through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly
than he ought to think. Alam niyo po, isa sa mga ayaw ng Panginoon ay ang hindi tayo magpasakop sa salita ng Diyos. Ayaw ng Diyos yan. Ang hindi natin lubos na ilagak sa ating puso ang buong paniniwala na ang salita ng Diyos ay higit na mataas sa anumang salita ng tao. That's why we ought to take the word of God literally. You know? Kaya, in every day of our life, we ought to make a decisions. That decisions must always adapt the chains. The chains that based on the word of God. Kasi alam nyo, mas higit na makapangyarihan ang salita ng Diyos kesa sa salita ng tao. In fact, lahat ng pangako ng Diyos natutupad. At sa karamihan pangako ng tao, may mga taong totoo pag nangako. May mga taong mahalaga sa kanila ang salita nila. Pero ang salita ng tao kailanman hindi magta-transform ng isang buhay na maging kagaya ni Kristo. Kaya, one of the major impact that produce change or that produce the transforming power of God in our life, that our life may become like the character of Christ, is only the Word of God. Kaya nga napakaganda nito ang ating programa tuwing umaga. And I hope that you benefit a lot. I hope that marami ng mga nabagong mga pag-iisip ang programang ito. Alam nyo, nung gawin ng Diyos ang isda, doon niya tinukoy sa tubig. Diba? Inausap niya yung tubig, sabi niya, mapuno kayo ng isda. At sari-saring isda. May pang-aquarium, may pang-pagkain. At nung lalangin ng Diyos ang mga puno, mga halaman, tinignan niya yung kalupaan. Pero nung inisip niyang gawin ng tao, wala siyang ibang nakita kundi ang sarili niya. That's why as he said, let us make man in our image. Nga lang, because of the, you know, the minds of the man and the woman, Satan entered into their minds to deceive them. And they are deceived. That's why pinalis sila sa Garden of Eden. Tinanggal ang lahat ng privileges nila para ma-enjoy ang buhay. Yung dating kukunin na lang lahat nila ang kakainin nila ay hindi na. Sabi ng Diyos kay Adam, mula sa iyong mga pawis, ikaw ay kakain. It starts the troubled mind. It starts a troubled life because of the cares of this life. Kaya nga, yung warning ng Panginoon, as He said sa Luke chapter 21,
na sabi ron ay, take heed that your heart be not overwhelmed with surfeiting and drunkenness and cares of this life. Kasi sa totoo lang mga kapatid, one of the struggles of our Christian life is the way we organize and develop the kinds of minds we have. At anumang klaseng pag-iisip yan, kapatid, without Christ, you cannot handle your minds. Your minds will always bring you into trouble. That's why as Apostle Paul said, let the mind of Christ be in you. Amen. See? Kaya the challenge of having the Word of God is for us to adapt changes. At alam naman natin, yan ang pinakaayaw natin. Yung mga pagbabago. Diba? Kaya nga, pasalamat tayo na ang ating naging presidente ngayon talagang seryosong hinarap ang pagbabago sa sistema ng ating gobyerno. Pero marami pa rin ang hindi kontento. Pagkatao yan eh. Pagtao wala talaga. It will not give us a perfect life. Kaya, only the Word of God will always be the basis of our change. Kaya nga, even David, as we read in Psalm 73, if you look at that verse and chapter of that, Psalm 73, makikita mo ron yung problema ni Haring David. Pero I just want to read some that I want to give an emphasis on it. Nasabi dyan in verse 17, in Psalm 73, verse 17, until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. So foolish was I and ignorant. I was as a beast before thee. Nevertheless, I am continually with thee. Thou hast holden me by my right hand. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. And verse 25, whom have I in heaven but thee, and there is none upon earth that I desire beside thee. So yun nangyari sa kanya. When he came to the sanctuary, alam naman natin yung sanctuary, that is the place where God's presence is there. You know, as long as you have your interest of reading the Bible, you must assure yourself as a child of God that God's presence is there. And He is in business of seriously to deal your minds, to deal what you think. Kaya nga alam nyo sa usapin ng ating buhay, wala ho talaga tayong pwedeng ipagyabang. Huwag mo isipin magaling ka, huwag mo isipin lahat ng mga bagay na negative sa tinutukoy kung sino ang tao sa harapan ng Diyos. Tanggapin mo yun. Dahil yun ang paraan upang ikaw ay magkaroon ng humble mind, teachable mind. Kasi hanggat hindi natin tinatanggap, kapatid, na tayo ay walang kwentang tao sa harapan ninyo. Sabi nga niya rin, David, I'm just an uod, a worm in thy sight. In fact, dito makita niya, sabi niya dyan, so foolish was I. Diba? Kaya ako madalas na kikriticize sa aking mga wordings, bugok. Bugok ka. Hindi ka makaintindi ng salita ng Diyos. Yung bugok kasi, isa yan sa mga kategorya ng mga foolish. Mangmang. Ignorant. Tanga ka. Tanga-tanga mo.
Minsan tayo, ayaw natin marinig yung mga ganyan salita, lalo pag may bata. Kailangan natin minsan tanggapin yun eh. Eh lalo na tong isa, animal. Animal ka. Yan sabi ni David. So foolish was I and ignorant and I was as a beast before thee. You see? Kaya paano tayong gagawin ng Biblia? Balikan natin yung sa creation. Nung inisip na ng Diyos na gumawa ng tao, wala siyang ibang nakita kundi ang sarili niya. Kaya si said, let us make man in our image. It was perfectly created. Perfect in their minds, in their emotions, and in their will. Pero nung sila'y nagkasala na as King David mentioned in his declaration of his statement, I said, so foolish was I and ignorant. I was as a beast before thee. Animal. Bugok. Tanga-tanga. Sorry po ha. But I will not apologize for this. Because that is the real us. Tayo po yan. Nagyayabang lang tayo kung sinasabi nating maayos tayo. Nagiging maayos lang ho tayo as long as we have the Word of God. Kaya nga sabi niya dyan, nung siya ay nagkaroon na ng pagbabago as he changed the directions and the set of his mind, as he said, Lord, thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory, whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee. Alam nyo kasi doon sa mga previous verses, dyan sa chapter 73 ng Psalms, naiinggit kasi si David sa mga wicked people. Nasabi, itong mga wicked na to, sila pa yung mga pinagpapala. Ang gaganda ng buhay nila. Kahit yung mga bagay na hindi na nila inihingi, meron pa sila. You know, minsan yung inggit talaga, malaking problema yan eh, sa buhay ng isang Kristiyano. At magkakaroon ka lang ng inggit, kapatid, kapag hindi salita ng Diyos ang nagiging takbo ng isip mo. Kaya, nung si David ma-realize niya ang lahat ng ito, matapos siyang pumunta sa church, sa sanctuary, naintindihan niya. Sabi niya, salamat Panginoon na sa buhay pa lang ito. Ang higit na dapat na meron ako ay ang langit. Kaya the renewed mind is one of the greatest manifestation of the impact of the Word of God in our life. Kaya repentance is a process of change. Kaya nga, nung maligtas tayo, hindi pa naman tayo perfect. Sabi nga, 10% pa lang yung na-accomplish ng Diyos. Yung penalty, yung sumpa ng kasalanan, ang sinettle ng Panginoon. Kaya there will be a sanctification in our life. And that is being set apart for God. And we will accomplish that together with God as long as we have an obedient heart, a humble spirit, a teachable heart, so that we may have our sanctifications. And we see that God is our guide and counsel. Oh, totoo, maraming mga magagaling na pastor. That they can comfort your heart, they can give wisdom out from their experiences. But there is more power of establishing what is a better and best idea of life. That is the Word of God. Kaya nga sabi ng Panginoon, the Word of God is quick and powerful. Amen? Kaya mga kapatid, ganyan po yan.
Kaya nung tayo maging born again, as we see when God created a man, He looked for Himself. That's why when we are born again, we are born in the image of Christ. We are born in the likeness of Christ. That's why as we go on process of our Christian life, as long as we have the heart to believe the Word of God, the Word of God, the visible authority of God in our life, then it will produce change. Kasi alam nyo, sa totoo lang, what identify us in Christ is the way we are being conformed to the image of Christ. And it can only accomplish by having our learning attitude, believing heart of the Word of God. Kaya nga sabi ron, faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Kaya brethren, let us, as we have this one of the major impact of being saved is the Word of God. Kaya we have to be thankful sa ating mga pastor. Kaya nga sabi ng Panginoon, I have given you pastors. Diba? Sabi ron, and He gave some apostles, some prophets, some evangelists, and handsome pastors and teachers. Kaya medyo may ano ron eh, yung handsome pastors and teachers. Diba? For what? For the perfecting of the saints. You know, you cannot grow in your Christian life. You cannot attain the way you become like the Lord. You grow like the Lord. Unless you have in God's program of growth. That includes the pastor. Hindi ka pwede maglingkod sa Diyos, wala kang pastor. Bahagi ang pastor sa buhay mo. In fact, ang sabi ng Panginoon, give them double honor as they labor in the word. See? Kaya pasalamat tayo sa mga pastor na matatalim pa magsalita ng salita ng Diyos. Nasasaktan ka pa. Nasasabihan ka pa ng mga bagay na hindi mo gustong marinig. Bakit? Sapagkat hindi naman siya concerned sa pera mo. Hindi siya concerned kung sino ka. Ang concern niya ay maging kagaya ka ni Kristo. Kaya nga alam nyo, unpopular sa mga churches sa ngayon. Ang mga pastor na medyo, you know, brusko magsalita. Parang siga-siga. Parang walang konsiderasyon. Di ba? Importante po na tayo ay magising sa katotohanan. Dahil sa harapan ng Diyos, wala tayong may pagmalaki. Wala pa tayong pwedeng iyabang sa Kanya. Amen? Kaya when we are born again, when we are saved, we are, you know, created. For the second time around, we are created in the image of Christ. Nung una, let us make man in our image, God's image. But now, we are created in Christ Jesus. Kaya nga, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. That's why the image of the Lord Jesus Christ must become our purpose of existence, purpose of our, you know, identity. Kaya nga, yung magiging identity na natin, the change of our identity is Christ. The change of our interest is the church. Yan na yung tinatawag na the work of God.
So the second thing, that the major impact in our Christian life or being saved is the church. It must be your interest. The most and the best interest that you could have in this life is the interest of the church. You know, we are not looking after material gain in the ministry. Sumusunod na lang yun, kapatid. Madalas, inaakusahan ng mga kulto, lalo na yung sa dating daan, na tayo mga Baptist ay hindi tayo nagtuturo, hindi natin tinuturo na ang kaligtasan ay sa mabuting gawa. Pero ang kakapal daw ng mukha natin magturo ng tithing. You know? Bahala siya kung ganun ang isip niya. Total, nasa impyerno naman na yung leader niya. See? Hindi ka kailanman tatanggapin ng Diyos sa langit dahil sa mabuting gawa mo. Dahil yung unang-una, isang kapalastanganan sa Diyos. Napalitan mo ang kanyang ang sakripisyo ng anak, ng kanyang bugtong na anak upang mapalaya ka at maalis ang sumpa ng kasalanan ng parusa ng impyerno sa ginawa ng anak niya. Tapos pangalandakan mo sa mabuting gawa ka na ligtas. Gaya ka ni David, animal, mangmang, tanga. See? Kaya yun po ang dapat nating maintindihan. Walang sino mang tao ang makakaharap sa Diyos dahil sa kanyang galing. Kaya sabi, there should no place be glory in the sight of God, in His presence. Kaya the only way that we can serve God, we must be in the church. Kaya nga sabi niya sa Acts 2:47. Diba? Ano sabi ng Panginoon doon? And the Lord added to the church daily such as should be saved. So meaning the purpose for you being saved is one of the purpose ng Panginoon sa atin is to be in the church. Kaya it is our privilege to be in the church, to be in the work of God. As we entitle ourselves being involved, being part of the church, ay masaya tayo dyan. Kaya ang mga pastoro, wala nang ibang nangad dyan para sa buhay niya kundi ang makita niya ang church lumalago sa Panginoon. The change of our heart, having our interest, the best interest, is the church. Sana nga, bago natin bilhin yung mga gusto natin, if we have, let us see first the interest of the church. Kaya marami mga churches, lalo na sa mga Baptist, walang property. Kasi iba focus ng iba interest ng mga miyembro. Pero yung mga miyembro, may mga sariling property yan. Kaya kami, ako na lang personally, nilagay ko sa aking filosofiya na kung saan ako nakatira, kung saan ang bahay ko, dapat nandiyon ang church. I always make my house as an station of the gospel of Jesus Christ, where I can encourage people to join me in serving the Lord, in worshiping God, in giving praises to God. Kaya nga itong bahay namin dito sa Makati, ito ay pag-aari ng aking mga magulang. It is around 240 square meters.
hindi pa kasama doon sa property ng kapatid ko. And they're accusing me of land grabbing. Dahil sinakop ko na raw lahat. Because I want everything that I possess will be used for the glory of God. Kaya, yun po ang isang problema minsan. Pag nasa gawain ka ng Panginoon, expect oppositions. Expect that not everyone will be happy to your decisions. Kaya nga, pag tinawag ka ng Panginoon, magpastor. Kahit engineer ka, iiwanan mo yung pagiging engineer mo. Iiwanan mo yung interest na gusto mong makamtan bilang engineer. Iiwanan mo yung pagiging doktor mo. Iiwanan mo ang lahat. Just for the sake of taking up what? Being trained in the work. Maraming mga testimony, di ba? Na mga pastor na dating mga professionals and they are earning much in the world. But because they are saved and the impact of the ministry, the impact of the church have been so much influence in their heart, then the interest of the church becomes overwhelming in their heart. So they leave their professions and went to Bible school. And then now, higit pa ang binigay ng Diyos sa kanila. Kaya, the change of our interest, the church, the change of our insight, our reasons. Kaya nga, doon sa Romans 12:1, sa I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. The penetrating idea of your soul and spirit is the interest of the church, the work of God. Kaya nga, isa yan sa pinakamagandang ating merong. Meron tayo sa buhay na ito, yung church. Kaya lang, ang daming mga member sa church, pinababayaan ng pastor. Pinababayaan ng church. Kaya, no wonder na maraming mga churches naghihirap, maraming mga pastor naghihirap. It's because of lack of support. Hindi lang naman sa panahon natin yan, maging sa panahon ni Pablo, uso na yan. Uso na yan ganyan. Kaya, importante po na ang ating interest ay sa Panginoon. Kaya nga, diba, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6, verse 19 and 20, lay up your treasures in heaven. For where nor moth nor rust, nor rust that corrupt. Walang magnanakaw doon. Kaya anumang bagay na ininvest mo sa gawain ng Panginoon, sa church ng Panginoon, I tell you, it will never be loose for eternity. Never. It is your gain for eternity. That's why your investment must be in heaven, not here on earth. Kita mo yung nangyari sa Afghanistan. No. Diba? Pagising na lang nila, hindi na nila presidente yung Taliban na yung nag-govern sa kanila. So, kawawa sila. The whole nation of Afghanistan was, tawag dyan, hostage by the Taliban. Alright, so the change of our insight, the change of our interest, the change of our identity, it will be the manifestation of the two major impact of our Christian life, of being saved. The Word of God, the work of God. Kaya nga dito makita natin, there are some testimonies of God's people. In 1 Corinthians chapter 16, verse 15 to 24,
Sabi niya, I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, that they have addicted themselves to the ministry of the saints. So, meron pala ring addiction sa ministry. Oh. Kaya kailangan ho, hindi ka man maging addict sa bato, maging addict sa drugs. Pero dapat maging addict ka sa ministry. Gaya ng tahanan, pamilya ni Stephanas. Diba? They have addicted themselves to the ministry of the saints. That ye submit yourselves unto such and to everyone that helpeth with us and laboreth. Biro mo yan. Napakaganda na meron tayong mga ganyang members sa church. That they have addicted themselves, mga addict sa ministry. Hindi addict sa droga, addict sa gawain ng Panginoon. At dito sa ating Hope Goes On, marami na nagiging addict dito. Amen? Ayan, kagaya ni Brother Yang, addict na yan. Siguro, alas 5 pa lang, iba sa inyo, mga alas 4 pa lang, nagigising na, nag-aabang na kayo ng Hope Goes On. Kaya alam nyo, sa totoo lang, kapag talagang ang isip natin binago na ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, talagang ma-addict ka talaga. Ako, addict na ako sa salita ng Panginoon. Nabasa ko ang Bible, maybe around 11 times. Maliit na bagay, pero sikapin natin, no? Maging goal natin, mga kapatid, na ang Bible, mabasa natin once a year. Diba? Gaya nitong mga kapatid natin nung una pa. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, ang bilin niya sa mga kapatiran sa 1 Corinthians 15, verse 58, but he said, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know, he said, your labor is not in vain in the Lord. Kaya kung meron man tayong dapat pag-investan sa buhay na ito, walang iba kundi ang gawain ng Panginoon. Walang iba kundi ang buhay ng iyong pastor, ng inyong pastor. Dapat ang higit na may magandang buhay sa church ay ang pastor. Iparamdam nyo sa kanya na ang biyaya at awa at mga pagpapala ng Diyos ay totoo. Para yung kanyang paglilingkod ay hindi sa kabigatan, kundi sa kagaanan. Diba? Kung ang isang pamilya nga na nagsisikap ang mga anak na maituguyod ang kanilang pamilya, gawa ng nakikita nila ang kanilang tatay kahit anong pagsisikap ay talagang hindi magawa. Kasi alam nyo, totoong sinasabi ng Biblia, nahigit na mabuti ang magagawa ng dalawa kesa yung nag-iisa. Two is better than one. Of course, three is better than two. Nga lang, of course, dapat adik sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi murmurers, hindi complainers, kundi they are there to support and love the ministry. Kaya nga kung babalikan natin doon sa verse 22 ng chapter 16, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema, maranata. Pag hindi natin sinuporta ng gawain ng Panginoon, sabi dyan, o minahal ang gawain ng Panginoon, tayo ay kasumpa-sumpa. Diba? Para kayo may kantang, pasumpa-sumpa ka pa, animal ka. So, you know, ang isa sa mga bagay na dapat nating tignan. A renewed mind, a restored joy. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon po, lalo kung tayo ay nagugumon sa kasalanan, sa kamunduhan, maaalis ang joy. Kaya sabi ng Panginoon, doon sa Psalms 51, verse 8, make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice.
Restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. Kaya nga, sa gawain po ng Panginoon, ang dinidevelop natin ay yung relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga kapatiran. Kaya nga sabi namin, if you love me, you keep my commandments. You want to manifest your love to God, you must show it to your brothers and sisters in Christ. You must show your support. You must show your faithfulness in attending church services. Dapat laging ganun. Kung meron tayong 52 Sundays in a year, dapat nakaka-attend ka ng 52 Sundays in a year. Ang dinidevelop po natin sa gawain ng Panginoon, relasyon natin sa Diyos. Kaya, it may be, in some way, ma-open ka sa pastor, ma-open ka sa mga kapatiran, para pagtibayin mo ang relasyon mo sa Panginoon. Nung una, ang mga mag-asawa ay andyan pa ang lambingan, andyan pa ang kanilang masasayang pagsasama, katagalan, nag-aaway na, diba? Nagbabatuhan na, at ang ilan ay naghihiwalay na. Nasisira na ang relasyon. Importante po na ang ating relasyon sa Panginoon, isipin natin na permanente ito. It's like our commitment to our marriage. It's a permanent. Till death do us part. Hindi palaging masaya. Minsan may problema. But the Word of God guarantees your joy to be restored. The Lord guarantees to restore the joy of your Christian life. As long as you have your humble heart and teachable spirit. Kaya brethren, I want you to realize the three major impact of being saved. The Word of God, the work of God, and the will of God. So, laging kalooban ng Diyos, kapatid. As He said, doon sa 1 John chapter 2. Huli na to. Andiyan pa ba kayo? Nasabi sa 1 John chapter 2. Saan ba yun? Alright. Love not the world, as He said, neither the things that are in the world. For the love of the world is not of the Father, but is in the world. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life will just pass away. But he that doeth the will of God abideth forever. So if we just simply have our May forever ba? Meron. Ang kalooban ng Diyos. Stay in the will of God. Because it will perfectly manage, God will perfectly manage your life. Magaan, masaya, at yung iyong pagpasok sa langit ay you have a very great and honored welcome. Sabi nga ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. Yeah, we must keep that. Hindi lang ang buhay mo ang may impact ng Word of God, ng work of God, and will of God. Even your communities, your family, your communities. Marami kang mga tao hindi mo kilala, but they will appreciate what you have in God. Kaya salamat po at maraming pagpapala ng Diyos sa inyong lahat.
Pagpala tayo ng Panginoon because we have our strength, we have this joy of serving the Lord, at patuloy po tayong magtiwala sa Kanya. Good morning, at tayo manalangin.